So, hi there. I am Cyrus and I am Senior Property Consultant of Vicky Realty Philippines. For this episode, we will discuss to you the difference between pre-selling and ongoing construction. So, let's see kung asa na ang mas I'm still with Ati Marika to discuss naman sa difference sa pre-selling of ongoing construction as to nature, as to pag-iyang cost, kasi kung saan mas may advantage as to nature kayo. So, ito na ipasagot sa pre-selling. So, sa pre-selling, wala pa dyan yung nakita na development. Kaya under pa man siya land development. Kita dito sa area is mga bulldozer. Bulldozer. So, mo sila na bulldozer pa sila sa mga yota mo ng land development. So, mas during sa pricing nila sa mga balay, basta pre-selling siya, lesser siya, mas pa. Let's say, for example, kung pre-selling siya, mag-start, like, atong pre-sell. Si pre-sell, 2017, napa siya sa mga 1.2 million. Yes, 1.2 million. Tapos, whereas karon, nga naanagi palay mismo, 1.9 na siya by February 1, 2020. So, in just 2 to 3 years time, almost 1 million na. So, ano mamahal? So, mamahal siya. Because the nature of real estate is mataas gili ang value as time goes by. Masabay siya sa economic progress sa isa ka city or isa ka municipality or isa ka place. And at the same time, the more na progressive ang isa ka lugar, masunod po siya or upgrades. So, manahinan sila sa mga even sa mga experts, mga business experts, na ang pinaka-wisest investment or very tangible and safest investment that we can have in this world is real estate. Bibili siya ng kaya, at the same time, bibili siya ng kaya. Bakit ba yun? Namo nang mataas sa kaya ng value sa kaya. Kung speaking of development, kung nag-start pa, reselling, wala pa, kung naana siya, namo nang mataas na ang value. Nanay mga natutod sa established. Food, nanay mga facilities, nanay mga amenities, oh. Nanay nag-start to construct, facilities. So, kumahal na siya. So, moto ang pre-selling. How about ang ongoing construction? So, sa ongoing construction, so, nanabiha ang nanay kalsada sa sulod sa buwan, sulod sa facilities. Oh, at the same time, nanay na makita na yung mga houses, like mga finishing touches na ang mga tulang, or may uban na 15% pa ang construction, na natin makita na mga hollow blocks na mga bathroom, ano, yeah. Na natin makita na nga ka na yung mga way ba, like, naanay diri ang block 2 o phase 1, naanay block 1, naanay block 1, naanay, like, matuod na nin mo ang every unit or every location. Location. So, kung ang mga construct di ha, muna siya ang na-acquire sa mga clients during pre-selling period. So, kana siya ng mga balayang ito po, cheaper pa na siya. Like, for example, 28, last year ka ni Upa, 2019. Pero gabayad sa mga ng EGT. So, after 1 year pa na siya i-construct yung mga balay. So, for example, yung mga friend, nagkuha na po talagang yung balay, dilid na siya, kasi doon pag 7 million ka pa na siya karun. Yes. No? So, kana yung mga balay na di kuha last year na 7 million, ay possibilities na 7.5 na siya karun na year. So, nga na siya kapaspas ng appraisal. Nani uban mga clients ka, dili sila mapalit or makuha ang balay for the sake of residential. May uban is for the sake of investment. Ang ganaan nila na instead of matulog ang ilang kwarta sa bangko, why not put it in a real estate on the screen for it? Mutan mo sa real estate. Okay, dili siya stagnant. So, while you are putting your money in the real estate, in your investment, magkataas mo siya. So, then, naman with clients namin, ay, hindi pa ako ba-afford, anak? Kaya lang question, hindi ba kaka-afford ka ron nga pre-selling pa?
how much more kung ongoing transaction. Para the earlier the better. Yes. Para the earlier the better. Yes. Actually, kakay 1 million sa imong bank. Ang makinabang anak ang bank lang. Because, sorry to say, the bank is the Lagos But we have nothing against banks, but like, if you are a wise investor, really like it ngayon, you know, you say you part sa bangko. It's good to save, but it's better to invest. So last question for this one, since we're just asking each other, if you were to choose the asa imo ha, ongoing construction or pre-selling, kung ano ang balita, pre-selling or construction? Actually, it depends sa for example, 1.1M naman siya na-reserve. So, basta pag mabot ka siya 2 years, 1.1M lang yan. Hindi ka maapektahan sa price increase mo na nakamundot ka na earlier na siya. So, mabot ka si Ate Priscilla niya. Yung tama ko rin yun, depends on that case, depends on the necessity, and depends on the appliance of his desire. For sa ako, ano case, if hindi man ako need na po yung ang balay, and if my purpose is for investment, Priscilla is the best option for me. Pero kung need na kung balay gida yun, like, nag-iubahan yung RFO, like, after yung mga bayaran ng payment, pwede na nyo makayaan. Although mahal siya, but it's my need to transfer, to move in right away, then why not do for a little construction design? And I think that's our discussion for this night, for this vlog number 10, and I am happy for everyone who watch our video for tonight, and I guess I really like to thank you so much. I hope you learned something from us. Bye!